Finally guys, dumating na yung naantay ko from noon. Ito yun. Samahan nyo ako, tingnan natin paano yung laman ng plastic na to. Let's go! Bago ang lahat, kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video na to. At i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload ko pa. Okay guys, samahan nyo ako. Let's go! Gumamit ng 5 volts na adapter at pag namatay na yung LED light, ibig sabihin full charge na ito. Kailangan muna nating alisin ang gimbal cover bago buksan ang camera. At ang una niyang gagawin ay self-testing para makuha niya ang tamang angulo. Tandaan na ang gimbal ay sobrang sensitibo kaya iwasang may madali habang nagse-self-test ito. Mas mainam na gumamit ng UHS 3 speed grade or higit pa. Pindutin ang power button ng ilang segundo para bumukas ang PMIPang gimbal camera. One click to capture, dalawang click para sumenter ang camera, at tatlong click para umikot ang camera ng 180 degrees. At face tracking. Pindutin ng matagal para magpalit ng mode from 1 to 2. Mode 2 para makapag-zoom in and zoom out. Para makapag-zoom in, pindutin pataas ang joystick. At para makapag-zoom out, pindutin pababa ang joystick. At pindutin uli ng matagal para magpalit ng mode from 2 to 1. Para magamit ang 5-way joystick. At meron itong limang shooting mode. Ito ang video, slow-mo, time-lapse, panorama, at photo. Para i-adjust ang second parameter sa video mode, pindutin ang shooting icon. Dito mo makikita kung anong quality ng video na gusto mo. Halimbawa, 4K, 2K, or 1080p. Ganito naman ang makikita sa photo mode. At pwede kang mamili ng speed 4 times at 8 times sa time-lapse. At sa slow motion, pwede kang mamili ng 1080p by 30 at 4K by 30 frame per second. Pindutin ang card icon sa bandang baba para makita ang remaining space sa iyong memory card. Pwede mo rin ditong i-format ang iyong card. Dumako naman tayo sa gimbal settings. Meron itong apat na pagpipilian: pitch lock, gimbal lock, follow, at FPV. At pag swipe natin pakaliwa, dito natin makikita ang multiple frame. Katulad ng ultra-wide, narrow, at super scope. Pagpatuloy natin sinipe pakaliwa, ito natin makikita ang camera settings na merong photo format, video output, video codec, at LDC or lens distortion correction. At pag swipe left uli, dito makikita ang gimbal settings na pwede mong i-adjust ang joystick speed at ang follow speed, 1 hanggang 10 level. At ang kasunod nito ay gimbal calibration. Ang sunod naman ay adjust horizon.
Ang pinakadulo ay system settings na mayroong power off, lock screen, boot video at beep. Sa pinakakaliwang bahagi naman matatagpuan ang wifi settings, lock, display at brightness. Maraming salamat nga guys sa panonood nyo ng video na to. Kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyo kalimutang mag-like at share ang video na to. At huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. It's Kuya Aki Production. Maraming salamat guys. Hanggang sa muli. Paalam!